Magandang araw mga bata! Isang aralin na naman ang ating pag-aaralan ngayong araw na ito. Handa na ba kayo? Magaling! Ang ating aralin ay patungkol sa kapwa ko, pagmamalasakitan ko. Sa pagtatapos ng module na ito, ikaw ay inaasahang maipamamalas mo ang mga sumusunod na kaalaman, kakayahan at pag-unawa. Layunin, una, nakapagsisimula ng pamumuno para makapagbigay ng kayang tulong para sa nangangailangan. 1.1, biktima ng kalamidad. 1.2, pagbibigay babala, impormasyon kung may bagyo, baha, sunog, lindol at iba pa. Kapwa ko, pagmamalasakitan ko. Ang taong may malasakit sa kapwa, kadalasan ay pinagpapala. Marami tayong karanasan sa mga kalamidad na dumaan sa ating bansa. Ang pagiging handa ay makatutulong sa atin upang tayo ay makaiwas at makaligtas sa iba't ibang uri ng kapahamakan. Maging mapagmatsyag tayo sa mga nangyayari sa ating lipunan, lalo na sa ating kalikasan. Mahalagang maipakita natin ang malasakit sa ating kapwa dahil ito ay isang mabuting ugali ng isang Pilipino, lalo na sa panahon ng sakuna at kalamidad. Tungkulin ng bawat mamamayan ang makialam at makisangkot sa mga napapanahong isyu tulad sa panahon ng trahedya, maging ito man ay bunga ng natural na mga pangyayari tulad ng bagyo, pagputok ng bulkan, lindol o kaya'y mga sakunang naranasan dahil sa kapabayaan ng tao, tulad ng sunog, baha at aksidente sa kalsada. Ang pagbibigay ng tulong sa panahon ng kalamidad ay mahalaga upang makapagligtas ng buhay. Ang pagbibigay ng babala o impormasyon ay nakatutulong din para sa kaligtasan ng marami. Lahat ng tao ay may pangangailangan. Walang tao na nasa kanya na ang lahat. Ang mahihirap ay hindi nangangahulugang wala na silang maibibigay o maitutulong sa ibang tao at mga kaibigan. Wala ring taong sobrang yaman na hindi nangangailangan ng tulong ng iba. Ang pagiging bukas palad ay pagbibigay kung ano ang mayroon ka ng bukal sa kalooban. Ibahagi sa iba ang biyayang mayroon ka na maluwag sa damdamin at walang inaasahang kapalit. Lubos na kasiyahan ang maidudulot nito sa iyo. Kapag tapat at totoo ang damdamin sa pagbibigay o pagbabahagi, tiyak na pagpapalain ka ng Diyos at mapapasaya mo ang iyong kapwa. Para sa ating pagsasanay, basahin natin ang panuto, pagmasdan ang mga larawan. Itala ang maaari mong gawin upang ipakita ang iyong pagkakawang gawa sa iba't ibang pagkakataon. Isulat ang iyong sagot sa bandang ibaba ng larawan o sa inyong module. Sa pagsasanay na ito ay bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para ito ay sagutan. Ang inyong 5 minuto ay magsisimula na. Thank you.
Tara, sagutan natin ang unang larawan. Ano ang iyong naging sagot? Tama, napakahusay. Maaari nating maging sagot dito ay maipapakita ko ito sa pamamagitan ng paglilinis at tamang pagtapon ng basura sa aming komunidad upang hindi maging sanhi at dahilan ng pagkakaroon ng sakit sa aming mga tahanan. Para sa pangalawang larawan, ano ang iyong naging sagot? Mahusay! Maaari nating gawin dito ay ang pagre-repack ng mga relief goods sa pamamagitan ng paglalaan ng oras upang makatulong sa ating kapwa. Para sa panghuling larawan, ano ang iyong sagot? Napakagaling! Tama na naman ang inyong sagot. Maaari nating maging sagot dito ay ang voluntaryong pamimigay ng relief goods sa mga naapektuhan ng sakuna at kalamidad. Mahusay! Nasagutan niyo ang mga katanungan na nagpapakita ng pagmamalasakit sa inyong kapwa. Dito nagtatapos ang ating online aralan. Nawa'y naintindihan niyo ang ating aralin ngayong araw na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ako si Teacher Fred, ang masayahing guro mo sa ESP5. Hanggang sa muli, paalam!